Alright, dito tayo sa Malandaluyong. Pero simba na rin tayo. Ito pa na lahat ng event, walang parking. Anyway, Carl M. S. Martin. Ito yung vlog natin today. Let's do this. Venue of the boxing today. Powcast Sports. Let's go. Okay, place to be. Next bout, ready. Amateur. Okay, so alas 3 pala, hindi alauna o hindi alas 2 sa simula. Kaya kain muna. Denver Coelho, sir. Peace bomb, siyempre. Ako po si Jake Dakayan from Bandit Abra. Ako po si Jello Abside from Indulman Bowl. Bago lang ngayon, nakailang amateur na kayo? Pangalawa na bisan. Pangalawa? Ikaw? 60 ata. Ilan? 60 plus? Hindi ka pa nagpa-pro? Pro ka na. Malapit na ata. Okay. Sige, good luck, good luck. Hindi ko na-interviewin ko, kamayan lang kita. Sinasabi ng tao, yun na-upid ako kita eh. Alalod ha? Pinagsabi ba? Pare kasi yung mga nagsasabi, mahina daw. Mahina daw. Dami. Oo, eh, nasabi ko, mahirapan. Tapos nung sinasabi ko, pinipilit kita kasi na yun, ninakout mo pa. Para magkaroon ng konting hype, gusto mo ba nakoutin? Ayaw masabihin. Okay, okay. Sige, pare. Excuse me. On the spot. What's up? You're calling this fight? Yes, sir. Yeah, sir, master. Yo. Ito po yung mga veterano ng amateur. Ano pamasahe? Magkano pamasahe? Pamasahe namin, apat kami, nasa 1.5. Galing po tangkas. Kasama na yung pagkain doon. Magkano yan? Bakit may pagkain? Yung pan-chicks. Ah, hindi po pwede yung pan-chicks. Kami talagang laban lang? Laban lang. Walang extra para sa service? Para sa kinabukasan, mga pangarap ng ano, makarating din ng... Walang extra service? Wala. Ito ang extra service ko, ito lang. Ito ang profession ko. Hindi bali, wala akong kikitain. Pagka lumaban ng bata ko, mananalo. Okay, sinabi mo yan ha. Pagubayadan ha. Ito. Sabi ko nga, ma'am eh, ilay na muna ang hotel niya pag umabot sa puwet niya, yun mo yung sustainer niya. Anong gagawin? Hilahin yung ano? Sabi doon ni ma'am, pag tapos na ano, mag-aasawa na agad, sabi ko nga, hihilahin muna yung hotel pag umabot sa puwet, yun muna ang kutso muna puwet. Ano ba yan? Bago mag-champion, kailangan, huwag muna mag-asawa. Kung yung champion, pwede na mag-asawa. Pwede na mag-asawa, huwag na mag-asawa. Ayun. Ay, hindi mo kasawa, huwag lang mga asawa. Ay, baligtad, pare. Baligtad. Pare, agree ka ba? Agree? Oo. Okay. Sir. Pangalan mo, sir. Hindi kita kilala eh. Will John po. Ha? Will John. Welterweight. Alam mo, konti lang yung welterweight natin. Pero yung si Manny Pacquiao na yung pinaka-welterweight natin eh. Hinta ka na bang kalabanin? Cup na. Laki mo, pare. Laki. Ito. Boxer ka rin, di ba? Pangalan. Siya lang kilala ko. Siya pinakasikat dito eh. Lamed. Ito pinakasikat eh. Ano masasabi niyo sa laban ni Carl Ames? Ano mangyayari? Magandang laban. Para sa akin, magandang laban. Ganda. Sino mananalo? Hindi ko po. Pero masasabi ko lang po, magandang laban po. Ito matapang. Magbibigay ito ng prediction. Ames o Lulod? Nandito sa amin, si Alulod ha. Ano mo yan? Ayaw. Ikaw? Ayaw mo masabi. Wala, hindi pa natin masabi. Ayaw magbigay ng prediction. Mga idol nyo si Pacquiao lahat. Ayaw magbigay. Sa ngayon, good luck sa ano, sa lahat na manalaro sa Virus Manaloyong. Hindi sinagot yung tanong ko. Ano? Sorry. Hindi mo sinasagot. Ang tanong ko kung maganda ba yung mga matchup natin. Matchmaker eh. Maganda match ko ngayon. Okay. Punta na kayo, sa gusto manood. Wala, hindi na doon naman panood to. Okay. After the fight na to. After the fight. Inita na laban dito. Sige! Oy, tagal!
tapos. Masyado malakas. Daan-daan lang, sir. Winner, red corner. Ako may bagong moniker yung laban niya, Wonder Boy versus Wonder Woman. Ngayon ko lang narinig eh. Pero kahit ganun, kahit ano pong ipangalan sa kalaban ko, huwag po tayo magniwala rin ako. Okay, thank you. Good luck, good luck. Good luck. Hi, isang follower ng Powcast. Pangalan ko sir? Jake Yada. Ano? Jake Yada. Yon. Thank you po. Thank you po to ha. Sir, mo sa mga kaibigan mo. The Marathon Captain, Elmer Castillo. Yon. Yon. Ay, medyo di pa nagsisimula, medyo pagod na agad ako. Tagal. Alas 2 ang akala kong simula, alas 4 na. Anyway, hintay ko pa rin yung laban ni Carl Hames Martin. Dan lang kayo. Yun! Kiss! Off the record lang yung kiss niya. Huli ko eh. Kasi ano ba talaga ito? Tataka na sa'yo. Sige, mag-acknowledge na natin. No? Ang aming kaibigan, ang aking kachokaran from Powcast, Mr. Pow Salud, also at the end. At siyempre mga kaibigan okay. Po sa Japan. What's up, you commentator for today? Hey, how you doing? My name is Robles. I'm here to provide you guys the great action as a person who loves boxing and practices sport. Yeah, you know. I know you're also a DJ. Yeah. So I need to ask because I've been hearing the same background music every boxing. What are the new things of music that for me, I love to listen to jazz. I love to listen to Miles Davis while I box, while I train. Bakit? It reminds you of a time panahon nila Sugar Robinson, panahon nila Flash Lorde. So I like to listen to jazz. How about for an entrance song? Entrance song? Wow, marami ng Eye of a Tiger, marami na yun eh. Any new music that could be a good entrance song? Good entrance song, wow. Okay, for me, Metallica. It's always great. Metallica is great, pero if we're gonna bring it down to the roots of it, mas gusto ko ati-atihan. Ati-atihan, may tambol, kasi ready to war tayo doon. So, asa na. Carl Hames gonna do that. Oh, yeah. Ati-atihan. This is your first bout. It's scheduled for 4 rounds in the flyweight division. All right, we take you into the action. Second round, first fight. Round two. Rustin May. Wearing black with red trim. Official weight 108. Ay manod. Oy, do kay manod. Tumayo, tumayo. Tumayo. All right, ito na. Hari, umak. Ano ka tawag kay Hari? Ano mo ni kay Hari? Uy, sapay. Uy, uy. Uy. Hari. The support chairman, Abraham Khalil Mitra. Pakmat Vlad. BTV pwede na rin. Pagkito Pilipinas. Yan. Okay, round out number one. Powcast Sports. Not on TV, not on signal. So we're getting this full fight. Para heavy punch, grabe. Ito lang masasabi ko. Ang lupit ni Lawrence. Lawrence, ba? Tama ba? Lawrence? Lawrence. Lawrence. And then yung, paano banggitin yung ability mo? Lawrence, dumam. Unable to continue the fight at the end of round 4. We have a winner by technical knockout, Glenn!
Bismondo. Ako nakakaamoy ako ng knockout dito. Ay, ganda ng body shot. Then, pinalikan niya ng dalawang body shot. Hindi ko makukuha na ng video. Basta. What's up, my pisot friend? Yes! Pisot ka! Silya ni Carlames. Dalawang fight pa. Late ako sa WWE. Anyway. Pinapantayan nyo? Okay lang yung video to? Pinapantayan nyo po? National treasure? Kayo po yung magpa-colors? National item? Okay, good job sir. Junior Babes, mag-ingat ka po palagi. Thank you. Okay. Yan. Kain ka ng kain, wala kang laban. Okay, habang naghihintay tayo ng news, nakita natin dito isa sa pinakamalupit na channel ito. Pare, nawala. Labas mo yung ano, pinutin mo yung yan. Pinoy ETC, subscribe niya, 67.4 oh. Lupit. Subscribe niya na. Coming up to the red corner, ladies and gentlemen, let's all welcome. On the 10-point bus system will be incoming by Harry O'Nara. We'll start finding out of the heroic boxing gym of the night. Sa likod natin si the bulldozer si Alolod Benecer at sabi ko sana bigyan niya ng magandang laman si Amis para pagkasubukan para mga basher mag-isip-isip at tingnan natin kung papakita kailan itong si Benecer. Don't tell me you're gonna be cornering again. Yeah, every fighter. No, you should be banned. I mean, most of the fighters there are my friends. Yeah. I don't think so. No, most of them are my friends. So yeah. Yeah, are you friend with Alolod? Huh? Are you friend with Alolod, the opponent? Actually, the. Your friend? He's my friend. Okay, you go there. No, I'm here, man. I thought you're friends with everyone. You're biased. Yeah.
have a translator. He's my translator. Okay, anger translator. Okay, what will he do to ano Lord? Bad words, bro. Angry. It's supposed to be angry. Like what? Trash talk. So, what will he do to Alolod? Ayong malamasong, I don't know how to speak. kapatid ni Carl Ames, lagi niyong kasama. Ano bang pakiramdam pag na yung kalaban, yung kapatid niyo lumalaban? Siyempre, yung feeling na todo suporta kami, siyempre, as a kapatid, kuya, lalong-lalo na ako dating boxer na minalas, dahil malas talaga, kaya yung suporta natin na hindi natin nakuha, ibibigay natin sa kapatid natin. Pero kung swertehin man, ibigay ng Diyos, makabot tayo sa tuktok. Yun lang. His universe answer. Contestant number 2. World peace. Ano? World peace? Pasang sige. Pag nasusuntok ba siya na, ano, pag natatama siya ng bibigat? Hindi na mababigat. Hindi ko kaya. Hindi mo kaya? Hindi ako natutuwa. Hindi ka natutuwa. Pero parang natutuwa ka naman lagi. Siyempre babae, sister. Okay. Kasi yung supportahan lang. Okay, ayun na siya. Ang ano po ito, bigat. Ay! Nako po. Nako po. Okay, ito po yung mga belt ni Benicer Alolod. Pare, pwede ko may hawak niyan. Ikaw ba magubuhat? Ikaw, awa. Ano to isa? WBC International. Okay. Tapos ito, RP Flyweight. Yan ito, hindi mo mabasa. Ano yan? Junior Flyweight. Mas magaan pala siya dati. Yung mga nilalabanan niya. 108. Okay. Gentlemen, after 10 rounds of boxing, we have a split decision. And here are the scores of the three judges. Engineer Greg Ortega scores about 97-93 for Ding Kong. Architect Elmo Coloma scores about 95-94 for Tom Pippi. And Giorgio Mianella Ponzi, 95-94 for your winner by a split decision. And now the new PBF featherweight champion, Danilo. Nagtampisaw. Wow. By 1 point. 1 point. 1 point. Featherweight. Featherweight. 126. Danilo Tampipi. Ganda ng pagkamanalo. Chairman po ng club. Okay. International Light Flyweight Champion from Bruce Wayne Boxing.
Tondo City, ladies and gentlemen, Benicer Bulldozer. Ito na ang inaabangan natin lahat. James Martin, Alulod, white and gold for Alulod and James Martin, the Wonder Boy, red and yellow. Mandaluyong. Uy, dalawa kaagad. At palaban daw ito, sabi ng mga boksingero at mga matatagal na talaga sa boxing na kilala ko. Bibigyan daw niya ng magandang laban itong si James Martin. Tingnan natin, round number 1 pa lang tayo. And Carla Ms. Martin looking very comfortable here with those combination, those fast combination. Ganda ng counter eh. Huli na naman. James, pasok lahat eh. Okay lamang po si James, pero matibay talaga itong Alulod. Okay, round number 4 action. Nagkasabayan na. Yun lang. Tumama din sa Alulod. Tumama na naman ng hook. Medyo may dugo na. Pasabay, sumasabay. Matawaran yung tapang ni Alulod. Sugod lang, kahit tinatamaan. Ayan na, binugtog na. Sabi ng mga kasama dito, tataposin na daw. Taposin mo na! Ang sabi nyo sa laban? Ano may sabi nyo? Ang gusto ko dyan eh, huwag kang siyang kumpiyansa. Kasi mahirap din. Mahirap din? Oo, sayang yung kanyang influence dyan, di ba? Okay. Number 7. 31 seconds of the 7th round, we have a winner by a technical knockout, and now the new BBF Bantamweight champion, Pow Salud. Okay, standby muna tayo sa ating Manila or the Philippine Championship. 12 rounds po ito.
Dami ng chicks. Carlamis. And the champion will defend his title. What? Hey. Massage. Thank you very much. God bless po sa inyo. Okay, salamat. Hey, bumili mo na tayo ng puto bongbong. Pasko na pala. Thank you po sa simbahan, sa parking. Medyo maambon. Salubong. Let's do this. Okay, oh my God. Medyo pagod dahil from 2 o'clock to anong oras na ba? Mag-11 o'clock na. Hindi na ako naka-attend ng WWE na dapat nandun ako. Anyway, worth it naman. Carla Mes Martin nanalo. And maganda yung mga laban. Thank you very much. Sa mga nagpa-picture, sa mga may mga fans na pala ako. Salamat po at... do not forget, comment, subscribe, and share, and like nyo yung video para mas marami pa makaalam ng ating channel. Salamat po uli, and sa susunod na vlog, susunod na boxing vlog, or kahit anumang sports vlog. Thank you. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi kung nasaan ka man at kung anong oras mo man ito pinapanood. Ito pong nakikita nyo ay si Carl James Martin at ako po si Pow Salud ng Powcast Sports. At binisita namin si Carl James Martin na bago ang kanyang laban sa September 28th. At of course, kinuha na namin yung mga training session niya. At isa ito sa training session na talagang medyo namangha talaga ako. Nakakita na ako ng mga ganito sa mga video sa YouTube. Pero in person, aktual, ngayon ko lang nakita yung ganitong klaseng training ng boksingero. At ito po si Carl James Martin. At tinanong natin yung kanyang trainer na kanya rin tatay. Sinabi niya na ito daw ay pampalakas ng panga, ng leeg, at balanse. Sabay-sabay na po yan kung nakikita niyo para siya naka-surfboard. At talagang binabalanse niya habang, kumbaga, kanyang... binubuhat yung napakabigat na barbell. I think mga 10 or 15 pounds yata ito. At talagang sumakit yata yung panga nito after eh. Arang binukabuka niya pa eh. Anyway, talagang napakahirap ng training ng isang boksingero gaya ni Carl James Martin. I'm sure yung mga ibang boksingero ginagawa rin to. At diyan natin masusubukan talaga. Yung laban talaga eh sa training pa lang. Kailangan puspuso na ang training dahil nga of course, narinig natin si Manny Pacquiao, sinasabi niya lagi, if the, you train hard, the fight is easy. So, ang laban po talaga, ang majority ng laban ay feeling ko at tingin ko talagang nagaganap sa training. Pag talagang nag-training ka na maayos, ng sapat, at of course, nang tama, hindi lang talaga puro hirap, pagod, hindi lang puro muscle, kailangan may strategy din. Pero itong pinapakita natin ay ang kanyang conditioning training sa kanyang panga. Saka sa leeg. Ang sakit nito sa leeg. Nasubukan nyo ba yung nakahiga lang kayo tapos nakatagilid yung leeg nyo? Stiff neck ang abot nyo. Pero itong si Carl James Martin talaga naghahanda sa malupit na laban niya kay Alulod. At malalaman po natin kung may patutunguan ang kanyang pagte-training. At excited na ako dahil tingin ko masusubukan si Carl James Martin. At tingnan natin kung matamaan siya sa mukha ni Alulod kung nakatulong ba ang ganitong ehersisyo. Pow Salud, Powcast Sports. Of course, huwag natin kalimutan mag-subscribe, comment sa video na ito, ano sa tingin nyo sa training niya. At marami pa tayong boxing at iba't ibang sports na i-cover. Salamat po and thank you very much once again. Yun, natapos din siya. Thank you! Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.
Sumasabay din ako. Iba yung matibay na. Iba yung in love. Okay, Pow Salud, Powcast Sports. Ito po ay original video coverage. At ito pong ipapakita ko ay si Carl James Martin na kanyang training session December 2020 bago ang kanyang laban sa Cebu. At panoodin niyo po hanggang dulo dahil gusto ko po sanang marinig or makita ang inyong pananaw tungkol dito kay Carl James Martin, kung ano pong tingin niyo sa kanyang mga suntok, sa kanyang stance, sa kanyang galaw sa pag-heavy bag, at ano po bang nakikita niyo sa forma niya. At pag-usapan po natin yan. Panoodin niyo po hanggang dulo. Comment lang po kung anong masasabi niyo sa mga galaw ni Wonder Boy, at posible nga kayang sumikat palalo at maging world champion itong bata na ito. Salamat po, and palike, comment and share na rin po sa mga mahihilig sa boxing. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Right, I'm here with Wonder Boy, Carl James Martin. First of all, congratulations, and you, Philippine Super Bantamweight. How do you feel? Sobrang napakasaya ko this time, you know, na ako yung champion ngayon sa division dito sa Pilipinas sa 122 pounds. Ito, in-enjoy ko muna yung my family, yung pagkapanalo ko. Sobrang napakalaking tulong para sa akin. Okay. Nakita natin, when you look at your face, may band-aid ka pa, that you went to a war. How would you assess your performance sa laban mo kay Mark Anthony Heraldo? Isang napakalaking karangalan para sa akin yung ganun. Marami kong natutunan, marami kong naging technique, at yung game plan ko syempre sa taas ng ring. Okay. Nahirapan ka ba? Yes. Absolutely. Nahirapan ako 100% kasi kasama sa game plan ko yung ganun eh. Kung hindi man pumasok yung una kong game plan na magiging iba, eto tumama yung game plan ko na kailangan kong pumuntos-puntos kasi slugger siya eh. Toto yung fight na kailangan niya kasi siya yung nasa height na medyo hindi ganun katangkaran, so ako yung matangkad. Nahirapan po ako sa taas ng ring. Tanungin na kita, Odo, kita naman sa mukha mo na may mga tama ka. At any point of the fight na
parang ano ka na, parang nasaktan ka, nahilo ka, meron ba? Maraming beses nasaktan ako kasi hindi na, to be honest ha, maraming beses talaga na nasaktan ako sa taas ng ring. Kasi hindi siya ganun kadali kalaban. Kailangan mo pag-aralan muna yung style niya, paano ka gumitaw, kailangan mo mag-counter. Or, kasi isa siya sa mga pinakamagaling natin, siya yung champion. At alam mo naman, challenger lang po ako sa taas ng ring. When did you decide na magpa-plan B ka na? Yung sinabi mo. When, anong round? Round 3. Round 3 ka agad? Round 3. Round B. Bakit gano'n sa kalakas? Ganun talaga kalakas. Iba yung pagiging diskarte niya, yung pagiging madiskarte niya sa taas ng ring eh. Iba yung counter niya na solid. Talagang sure ball na tumatama sa akin. Kaya nagbalik na ako ng plan ko, game plan ko. Was it your decision or was it the corner who told you na ano, change ano tayo, change plan? Yes, yung father ko and then yung tagapay niya kasi ilan lang yung kailangan pumasok sa taas ng ring. Okay. Nagiging tulong sa akin kung paano magbitaw ng ring. Ay, magbitaw ng suntok sa taas kasi hindi pwede talaga makipagsabayan sa kanya. Okay. Kasi maliit siya. Ako yung may katangkaran, baka mamaya magkamali pa yung desisyon ng mga okay. judge natin. Alright, 12 rounds. Ting, ting, ting! Nakatayo ka pareho. What's going through your mind? May duda ka ba na talo ka o manalo ka? Anong meron na akong meron akong part na naghihingalo talaga sa judge kasi alam mo naman na iba yung laro na umabot ng round eh. Medyo kakabahan ka kasi decision. So, pero may part na sana panalo ko sa mga rounds na to kasi kahit hindi ganun ka ganda yung performance ko, proud na proud ako kasi yung game plan ko tumapat at naging tagumpay ko para sa taas ng ring. Okay. And now, and you! And nakita ko yung reaction mo. Yes! Talk to me, what's happening in your head? Alam mo, yung feeling na, ano ah, yung feeling na manalo ka at marinig yung and the new sa taas ng ring, kakaiba yung feeling eh. Matagal kong pinaghandaan tong laban para lang magtagumpay. At ito, sobrang saya ko. Okay. With my team. So, how do you plan to celebrate? At ngayon, champion ka na, Super Bantam. Siguro, isang buwan ko i-celebrate to. And then, isang buwan, ah? Balik training after December. Okay. What's next for Wonder Boy? Meeting-meeting muna kami meeting. Anong pwede mapag-usapan namin. Ulitin ko na lang, uli. International fight? Kailan ba international fight? Laging yung request sa'yo eh. Ang request ko rin sa manager at team ko. Sana same next year. Ah, nice to know. Pero last na talaga, kasi sa comment ko, hindi makontente yung mga tao eh. What's your message to, meron pa rin mga unsatisfied, meron pa mga nakaasar eh. In-explain ko na, that was your strategy. Wonder Boy, bakit daw takbo ka ng takbo? Hindi yun sa mga nagre-reklamo na takbo ako ng takbo. Sana palawakin yung kaisipan nyo kasi hindi naman pwedeng boxing lang ng boxing. Oh. Baka mamaya, siyempre alam ko naman maraming nag-aangat na maraming nag-aabang. Knockout. Oh. At marami din nag-aabang na matalo din ako sa taas ng ring kasi isipin mo yung kalaban. Diba, mala experienced at napakaganda ng record. Marami ko natutunan sa kanya sa taas ng ring. Okay. Sharing with knowledge, you know. I guess dito, ano lang, strategy and you made the right decision and adjustment. Congrats, pare. Thank you so much. Hope to see you up top, ha? Thank you. Okay, salamat. Meron ka ba shoutout? Salamatan? Sponsors or whatever? Salamatan ko muna yung kapatid namin sa Iglesia ni Cristo at sa aming tagapamahal ng pangkalahatan. Ganun na rin sa family ko, sa Team Wonder Boy, sa buong team, sa Cordillera, sa lahat ng boxing fans. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa dasal nyo at wala naman po nangyaring masama sa aming dalawa ni Geraldo. And thank you. And on you. Okay, salamat. Congrats. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Okay, Wonder Boy, it's been a while. Nakuha na natin ang nag-speedball. Laban po nito, May 29. Nagpaalam pala ako kay Madam Dodi. Okay naman daw. Kasing sa kanya, baka hindi ko ma-live. Kasi pag-aari yata ng titi. Ewan ko. Peace, boss.
Okay, ito na po yung request nyo. Carl James the Wonder Boy Martin Training. Exclusive po yan sa Powcast Sports. Pag nakita nyo itong video na ito sa iba, ibig sabihin, ang hiram sila. Anyway, Pow Salud, Powcast Sports reporting. At mga kabumbum Pow, ito po ay sa MP Highland Gym sa Sampaloc. At dito po, nagtitraining kadalasan itong si Carl James Martin na taga-Ifugao, undefeated boxing prospect. Sa mga nagtatanong at sa mga hindi pa nakakaalam, ang kalaban po ni Wonder Boy ay si Hulanyo. Napalitan po, no? Si Ernesto Saulong. Kung hindi nyo pa nakikita yung interview ko sa kanya, sa kanyang pag-reveal ng kanyang bagong kalaban, available po yan sa Powcast Sports original interview. Tayo po ay nagpupunta gym sa gym para talaga makausap ang mga boksingero. So si Ernesto Saulong po ang kanyang makakalaban, hindi po si Mark Anthony Geraldo. At ang maganda dito kay Wonder Boy, kahit sino kalaban niya ay puspusan pa rin ang training. At kani-kanina lang po nakapanood ko ang kanyang sparring-sparring, maniwala ka, iba na. Parang lumaki yung katawan, yung muscle, parang talagang mas malakas sumunto. Kaya excited pa rin ang mga taong mapanood itong bata na ito. At alam ko maraming atat na makita itong si Carl James Martin na lumaban sa ibang bansa, lumaban sa belt, lumaban sa matitikas. Huwag kayong mag-alala, darating at darating din yan sa tamang panahon. At sa ngayon po, suportahan na lang po natin ang kanyang laban sa darating na May 29, promoted by Shock Punch Promotions sa Rizal, Tanao, Laguna. At unfortunately po, baka hindi po talaga natin ma-live itong laban na ito. Try natin makakuha lang ng mga clips-clips, pero yung mga ibang laban, susubukan natin na ma-live yung mga ilang ibang laban po doon sa event na yun. So yun po, paki-comment, like, subscribe kung hindi pa, kung ano masasabi nyo sa kanyang forma ngayon. Salamat po. Hey. Alright, grabe. Sige lang. Ibili eh. Nung gamit lang ito. Kasi makapal sa kanya. Ah, paal. Hindi lumalang po. Hindi ka sa loob. Okay, so paki-comment na lang po ano pong nakikita natin sa ating future boxing star na kaya makita. Yun! Salamat, and subscribe, hit the notification bell for the exclusive coverage of boxing. Salamat. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Galing. Alam mo, Martin. Powcast Sports. Alam natin si Carl James, parang nakita na rin sa wakas. Karto na yata. Okay, dito tayo sa MP Highlands kung saan nagtitraining si Carl James. Nakita rin kita yung nag-sparring yan. Yeah. Sa September 20. Sino dito yung may mga laban sa September 20? Ito na, nakita natin yung pinagtitraining ni Carl James Martin. Anong branch to ng Highland? MP Highland. Hindi naman to Sampaloc, di ba? Sampaloc. Ito na ba yun? Ito na pala yung Sampaloc. Alright, Pow Salud, Powcast Sports. Nandito tayo sa MP Highland Boxing Gym dito sa Sampaloc, Maynila. At dito natin makikita yung training session ni Carl James Martin, at papakita ko na sa inyo yung mga conditioning training niya, at yung mga separate videos naman papakita ko na lang, iwiwala yung mga speed bag, heavy bag, at saka sparring nakuha natin. Sparring, pakita ko kayo ng konting clips kung ano yung mga nangyari, at pakita ko na rin yung interview, magkakaroon tayong interview mamaya. So tiga, hindi natin
Laki. Carla Miss Martin, sparring session here at MP Highland Boxing Gym in Sampaloc. Malapit sa FEU pero malayo ang parking, so pag pupunta kayo dito, huwag na kayo magdala ng kotse. Carl James Martin po will be fighting on September 28th and under Yoli Alfantes boxing promotion. I think Buhay Kamao. At ang mga kalaban niya doon, si Alulud. Nabalita natin ito si Alulud na malupit din na boxingero. So, masusubukan si Carl James. Ito sinusubukan niya yung seryosohan ito ng sparring eh. Okay, don't forget po to follow, subscribe, and Carla Miss Martin also have his own Facebook page para sa mga update ng kanyang mga training. Yun! Back! Yeah. Patikim lang po to, yung full sparring makikita nyo sa YouTube. Galing! The Wonder Boy, 13 wins undefeated. Maraming nagsasabi, parang Manny Pacquiao daw. Ito na. Lahat pala yan? Wala ba? Oh, ang lahat yan gagawin niya ngayon? Oh, Jesus. Nagdana-dana kung doon siya ito gawin. Alam din yung gamit talaga na. Wala, alam namin na. Yung tulang sa gamit dito. At doon siya ito gawin. Puro yung babay. Tapos siya na meron. Exercise ka na rin. Oh my god. What the heck? Bakit sungipin? Dali lang yan, kayang-kaya ko yan. Yan, kala mo lang may ganito pa pala. Mas maganda para maalala pasunto ka isa. Idol. Salamat para at least maalala mo oh, ayan oh. Idol, idol. Idol na yan si Amis. Thank you.
tatay niya at manager, coach, trainer. Nag-supervise po dito sa laban. Meron tayong update kay Carla Mes Martin. Alam ko, inaabang-abangan ng maraming tao yung update kay Carla Mes Martin. Ito, nasa likod natin. At mukhang handa-handa na siya sa laban niya sa September 28. Ang kalaban niya si Alulud, fighter daw. At tingnan natin kung kakayanin ni Martin ng isang fighter na laban na Pilipino. At mas maganda yan kasi mas Pilipino, alam natin yung malakas eh. At yan na po siya. Lakas ah. No hands.
tapos na. Hindi na matapos, tapos yung training. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Powcast Sports. Kamis. Ano, parang ano ah, parang welterweight ah. Ang laki ng katawan mo eh. Tabi ng ganda na ng jersey ah. Ganda boy. Gold lahat. Baka matakot yung kalaban mo dyan. Laki. Ganda lang bumba. Baka salip na makapatumba ka, mapagbuhay ka ng taas. Mali kasi yung isa eh, short eh. Bakit? Pinagawa yan, pagkakuha namin kahapon, palpak, masip. Masikip. Masyado kasing malaki eh. Alright. Ang masaya siya na. Live ka. Bawal yan, lagot ka sa ESPN 5. De, joke lang. Yung bawal doon sa ano. Yun doon. Oh. Pwede lang. Kompleto na naman yung buong entourage ni Carl James. Iniisip ko pa paano pag sumikat pa to. Baka 100 yung entourage talaga. Dami. So ito ba yung nagpapa-event dito? Ay, manager to. Ay, manager. Ilan yung mga inimbeta mo sa palaro mo? JC, sila nagsabi hindi ako. 300 daw eh. Parang 300, 200 lang yung ano, eh, venue eh. 300 inimbeta. Buong ibugaw. Simula dito, dalawang bus. Buong ibugaw tsaka iglesia. Ano, wala. Buong stadium na yun. Nasa labas yung iba, pare. The next man back. One round. Okay. Kinawawala kami sa Juan Belfast. Dapat kasi alam natin kung anong yung kalaban, anong stand ng kalaban ba? Sarko, Orthodox. Wala yan kay Water Boy. First round. Nabasa ko yung isip ba? Tumbakaw siya na yun. Oh, nabasa ko yung mga anak. Gusto niya akong bumayin. Tumbakaw kayo yung bumayin. Alright. Pagbigyan nyo na ako, baka pag singkat nito ni Carlames, di ka na makakaganito. Hindi na wala nang ganito ng Powcast. ESPN na lagi kasama, tsaka ABS-CBN. Pare, pag sumikat ka, pwede pa bang ano, mag-cover ang Powcast Sports? Baka ABS saka GMA lang papasokin mo dito. No, baka ABS-CBN ano, saka ESPN lang makapasok eh. Ito, manager. Ito. Record ito. Pwede. Dapat manood, makakover pa rin ako ha. Tabi pa kayo matulog eh. Ay, wow! Sinabi mo yan, ha? Paano mo na yung ano, James? Yung pag-anong-ganon yung... ihanda mo na yung kama. Kukulit yung pag-anong-ganon mo, eh. Handa mo na yung kama, pa ano, ha? Tatabihan ko talaga yan. Basta pa hindi magsiselos asawa mo pa, eh. Hindi, lalaki naman. Ay, yun lang. Yun lang, baka sabihin, gwapo pa naman, no? Oo nga, eh. Sa akin yan, eh. Yung mga nabang ulo. Labas na nga ako, may laban pa dun, napapakita ako. Sige, good luck pare. Step up your game and subscribe to Powcast Sports now. Powcast Sports. Okay, dito tayo sa pinagjajagigan ni Martin, kasama ko yung tatay niya. Lang natin. Okay. Sir Bell, coach. Good morning. Good morning. Nahuli tayo, hindi natin naabot na si Wonderboy. Ano bang ginagawa ni Wonderboy dito sa lugar na to? Dito kami, tuwing umaga dito kami nagja-jogging. Every morning yan dito kami.
Pero ano, dito rin kayo yung ano, yung ano nga yung ano niyo gym niyo dito? Oh, dito kami sa Pit 21 sa nag-stay sa loob ng gym ng ano, yung Pit 21 ng pag-aari po ni Camille Lantin. Boxing gym 'yon? Ano po siya sa strength and conditioning niya? Ah, hiwalay pa yung strength and conditioning niya. So dito yung strength and conditioning niya. Dito. Pwede bang malaman kasi ang lakas at saka ang bilis ni Martin. So ano ba yung regular routine niya dito, yung training niya for this fight? Itong ano ngayon, naka-ready kami ng ano, kapag ka umaga, jogging siya. Pagkatapos ng jogging, dito kami sa strength and conditioning pagkapasok ng Martes, Huwebes at saka Sabado. Ay, ang dami. Martes, Huwebes, Sabado. Oh, yun ang strength and conditioning niya. Ang dami din. Hindi siya puro boxing lang. Oh. Eh, yung ano, yung boxing niya? Yung boxing naman niya, pagkahapon naman yun. Ah, same day din? Tuloy-tuloy yun. Every patuwing hapon, tuloy-tuloy ang boxing. Pero may pahinga naman? Every Saturday, Sunday pahinga kami. Sunday ang pahinga. So, kumusta naman ang kanyang training, condition so far? Nakakailang rounds ba siya dito? Dito kasi yung schedule kasi namin na ano eh pagka Monday, kapag Monday, Wednesday at saka Friday kapag may sparring siya kalahating oras lang siya ang jogging niya, wala nang strength conditioning yon. Okay, so ito na, malapit na yung laban. Mark Anthony Heraldo, Philippine Championship. Philippine Championship sa GAP. Sa GAP na. Anong masasabi natin sa laban? Ano ba expect natin sa laban? Sa ganun kasi nag-veterano naman si Mark Anthony Rardo, malalaman na lang natin sa ano, pagdating ng laro nila. Finally, matutuloy din to. Ilang beses na to na ano? Ang mga tatlo yata, tatlo. O apat ang ano, na postpone. Okay na naman daw kasi di ba medyo nagka-injury siya. Okay na daw. Okay na daw po ngayon. Okay. Siguro naman wala nang masasabi yung tao dito. Ano yung pakiramdam mo? I ako sa personally, I believe na parang ito yata yung pinakamahirap niya. As a tatay at sa coach, how do you feel? Ikaw, anong pakiramdam mo dito? Tanggap naman namin na talagang ano, mahirap na laban ito dahil una, veterano si Gerardo at saka challenger kami. Mm-hmm. Siya ang may hawak ng belt ng RP ngayon. Kaya kami, pinag-igihan po namin yung pag-iinsayo. Mm-hmm. Gano'ng ka-importante para sa ito? At yung tanong ng mga tao, ano bang ulit yung plano natin kay Martin? Medyo, ano na yung mga tao eh? Atat na, kumbaga. Sa atin naman po, sa mga nanonood po sa mga sa boxing na mga ano, hinahinay lang po tayo kasi nakaplano po talaga kami. Kung hindi lang po talaga nagkaroon ng pandemic, hindi lang po natin alam. Siguro ayaw pa ng Diyos na may mangyari pang iba doon sa ibang bansa. Kaya antayin lang po natin yung darating na tapos na po nitong laban na ito. Pero pang export quality na daw eh. Sa ano ba sa tingin mo pwede na ba ilabas kung sakali? Tungkol sa akin mukhang ano pa, may kulang pa. May kulang pa. Sige, imbitahan na lang po natin sila ano at suportahan. Hindi ko alam kung pwede ka na mag-imbita manood, baka pag nag-imbita ka magpuntahan, patay tayo. Yun na nga po. Manood na lang. Sa mga ano na lang po, kung halimbawa po hindi po tayo payagan na manood po mismo doon sa area nung paglalaro noong ano RP Championship na 'yan. Manood na lang po tayo sa ano, siguradong magla-live po si Powcast diyan. Ayun, ayun, maganda rin, maliwanag ang mga kuha niya doon. Kaya doon na lang po tayo manood kung hindi po tayo payagan na pumasok po doon sa paglalabanan kasi maliit po ang area. Kasi kung pupunta po tayo lahat, wala na pong mangyayari. Baka hindi rin magkasya dami eh. Baka PTV 4 din daw eh. Baka magcover daw. Hindi, wala pa pong advice sa amin. Okay. Sige. Thank you. Good luck. Sige po. Pow Salud Powcast Sports. Kasama natin bagong champion na naman, Carla Mesma. Powcast Sports. Okay, Carla Mesma Martin. Marik, first of all, congrats. Maraming salamat po. Okay. Impressive win again. Knockout, 7 rounds. Ano, parang ano ba? Nahirapan ka ba o talagang ano, ka-pacing ka? Mahirapan po talaga kasi medyo po veteraning kalaban pero kinaya naman po yung mga training na pinag-aralan namin na i-apply naman po namin sa taas namin pero yun po, naging big test po para sa akin yun kasi syempre bakbakan po, umabot ng 7 round, naging malaking experience po sa akin na nakalaban yung ganun kasi po dun po nasusubukan yung lakas ko at yung pinag-aaralan namin sa ring.
Okay. All I can say, yung laban mo, on time ka eh, pasok yung mga suntok mo eh. Pero nung nagsipag ka talaga, hindi kinaya, talagang napabaksak mo eh. Opo. Doon po sa unang round po, ang advice po sa akin ni Dad, Coach po, kung hindi makuha sa mukha, katawan. Pero nung tinatawan ko po siya, sinubukan ko pagsuntok sa taas, sabay baba, doon narinig ko po medyo huminga ng malalim, kaya doon ko po sinubukan yung lakas ko na sunod-sunod rin siya hanggang na-knockout po siya. Pero yun nga po, na-knockout pero tumayo pa rin hanggang umabot ng 7. Oo, pero 7 talagang wala na. Alam mo bang matatapos na ng 7? Hindi ko po alam kasi ang alam ko po talaga, abot ng 10 po to. Pero yun nga po, siguro parehas lang po kami pagod. Naranasan yung pagod pero mas na nakauna lang po ako sa kanya at nakachamba po. Okay. Natamaan ka ba ng malakas sa suntok? Marami po tama para sa akin yung mga suntok na mga ligaw pero may hulog. Yun nga po, tamaan na po. Iniinda ko rin po yung mga suntok niya kasi malalakas po eh. Po. Medyo nahilo ka ba in any way sa laban? Hindi naman po kasi na sud-sud naman po kami sa sparring, sa training. Kaya normal po pag tinamaan, nakaka-recover din po. Ngayon, nakita kita sa laban, medyo nag-showboat ka ng konti. Kali shuffle ka, tapos nagpanghingi-hingi ka pa. Bakit nagagano ka? Yun nga po, para lakas po ng loob ko, may at least hindi po ako nakaka... Para may pakita ko po sa kanya na hindi ako natatakot sa kanya, kaya-kaya ko po makipagsabayan. Pero yun nga po. Kasi ganun din siya, parang bawat suntok mo, sige lang. So yun nga po, kahit sinasalun, ang tibay po, sobrang ano po ko sa kanya. Sobrang pagpapasalamat ko po sa kanya kasi yun nga po, tumagal yung laban, nakipagbakbakan, pero naipakita po namin yung magandang laban sa mga tao, maging masaya po sila. Okay, balita ko, medyo ano ba nangyari sa kamay mo? Yun nga, itong ano po, yung kamao po, siyempre normal naman po tumama sa ulo, mukhang nadiin po, nadiin yung suntok, sumakit po, pero normal naman po. 5 naramdaman ko na, 5 rounds hanggang 7, parang humibigat na po siya. Pero hindi ko po ininda yun, pinalakas na po yung loob ko. Okay. May consider mo ba si Alolod na isa sa pinakamahirap pong laban o ano? Sobra po. Kasi alam niyo naman po, may pusong Pinoy pa rin po talaga yan. Malalaban at lalaban hanggang sa huli. Matibay po talaga. Mahirap po siya kalaban yun. Okay. So dahil nga nanalo ka dito at saka champion ka na bantamweight Philippine, handa ka na ba sa mas matibay para laban? Kung ano pong ibibigay sa akin, paghahandaan po namin. Yun nga po, ready po kami sa anumang ibigay sa aming kalaban. Nung binagit niya pangalan mo na ikaw panalo, ano? Kaya po, yung napansin ko, ginigil po ng referee kasi parang hindi na po niya kaya. Sobrang pasalamat po ako sa sarili ko na pinapahirapan ko po yung sarili ko sa training. Ito, nagresulta yung laban. Yun nga po, nagresulta, nanalo po ko. Okay. Pagkababa mo, ang dami-daming tao. Anong masasabi mo at ang dami-dami mong following? Sa mga support, sumusuporta po sa akin sa boxing, sa mga kapatid po, sa mga fans po ng boxing. Salamat po talaga, wala po akong maisukli sa kanila, sa Panginoong Diyos po, wala po akong maisukli kasi po, siyempre, kung saan po po akong may laban, manonood po sila, yun po, maraming salamat po. Eh, yung mga chicks, ang dami ah, dami yung makakap sa'yo ah. wala ka, may girlfriend ka ba? Wala po po. Ayan, wala na girlfriend. Ang dami chicks, okay lang ba yun sa okay, parents? Wala na. Hindi pa naman po oras para sa ganyan, pero... Kung darating po, darating pero bata pa po siguro ako para siya. Pwede na, nakapila na eh. Nakapila na yung mga chicks, lalo na pag champion. Okay. Alright, anyway, last message na. Sige po. Last message. Message ko po para sa mga sumuporta po sa nanood, sa mga boxing, sa mga nag-aabang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po sa susunod, suportahan niyo pa po ako sa laban. Thank you very much. God bless po sa inyo. Okay, salamat. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.
at the strength and conditioning facility, Fit 21 in Coach Mel. And we are here with Carla Ms. Martin, the George of the Jungle siya. Okay, so tanongin natin si coach kung ano yung gagawin ngayon ni Martin. Ano bang nangyayari dito sa Fit 21? At boxing trainer niya, nakatabay, nanonood lang si coach. Alright, sige, usapin natin. Okay, mimic sa punch. One side, athletic stance with the parts of the, it's a trunk rotation movement, a punch. And let's do six on this side, six, 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 and six. Let's go. Sarap ko yun, gusto para maliwanag. Hindi, okay lang, okay lang. Coach, tanong ka lang, ano yung program niya today? Ano yung gagawin niya? Kano katagal? We're going to do ano ngayon? Core conditioning and a little power exercise. And that would be it kasi naka-schedule kami until okay. The 26th and after that we'll taper off na for the fight. Okay. Another 6. Parang magaan lang, parang kayang-kaya ko naman to. Ito yung ganitong footage ang halos wala sa akong footage kahit kanino boxinger. Kasi yung traditional boxing, gumagawa akong paper about pro boxing training. Ano? So, traditional. Let's go, guys. Malay. Last 6. 4. Good job, man. I understand, coach, ano siya dito? THS? Three yes, times a week? That's correct. That's on MWFK. Pero yung doesn't mean, mamaya meron pa sila kay coach ang boxing training. May boxing pa rin talaga, oo. Hindi mawawala yun because that's the main sport. Hindi ba yung mga ganitong klaseng, coach, abaw mo na, medyo nakaka-distrap sa boxing kasi baka mamamaga yung ano niya. Okay. Those are questions in general na sinasagot ko nung sa mga parents or sa mga athletes. Mama-disrupt yung training mamaya kasi... It's proven. Meron akong mga clips ng mga boxers like Gervonta Davis, Crawford. Sino ba yung humamon kay Crawford na supporters? Anyway, may mga clips ako dyan. Yun yung sinasama ko sa mga presentation that the boxers in the international scene are performing strength and conditioning na. Try to imagine, ito yung analogy ko, identical twin. No? So si Carl, meron siyang kakambal. Both of them are excellent in skills. And one is engaged with power training, explosive training, plyometrics, core training. And the other one, just the traditional box job, abdominal crunch. When they face each other, they will have the advantage. Siyempre, yung may strength, SNC. Now, meron akong mga testing na ginagawa din. So, makikita mo talaga yung result. No? Meron kasi akong data rin ginagawa. Okay. Mamaya sir, ikaw, tatanungin ko tungkol mismo sa strength and conditioning. Sure. Sige. Ngayon, it's about what he's doing. Last set, right? Bali, today, ilang exercise siya? Gagawa siya ng full body dito sa suspension training. So, this is for work. So, ilang exercises ang gagawin niya? Ano pa to? 8 exercises pero yung volume 2 sets lang. And how what's the anong length to? Mga ilang minutes yung Mga 30-40 minutes. 30-40 minutes. Breakdownness. Nakabiting ka ng isometric tapos yung abdominal and hips nagwo-work. Do you train regular people here?
Puro athletes. Puro athletes. Ben Adamos, mga NCAA teams, UAAP players. Wow, okay. Mga commercial players. Hey, good morning. Itong mga ganitong clips, bihira ito makita. Baka after nito, pag dalo naging successful si James, baka mas maraming boxingera na mag ganito na rin. Alam ko may mga ilan naman nagaganito eh. May mga ilan pero eh. Pero walang control. Pero iba eh. Dito kasi, ano talaga. May professional ka kasi. May gumagawa kasi nito, yung boxing trainer din. Kung ano, ano nakita nila. Mamaya tanongin natin si Coach Mel kung ano bang, saan niya ba natutunan to. Kasi gusto sa banawi ito gawin mo rin. Buhat sa'yo. So, yung sinasabi ko kahapon kala coach, there are different seasons na ginagawa ang atleta. Mm-hmm. There are off-season, preparation season, and mm-hmm. in-season. Kahapon nga binabanggit ko, para tanggalin ang sawa ng boksingero, bigyan mo ng ibang activities, lalo yung tapos ng laban. For example, mm-hmm. laban ngayon, the next day, post-season na yon, recover yun. May essence pa rin kahit po sis, ano na, after na, fight? Na nga, zero na yun. Wala nang gagawin. Pahinga na yun from boxing, pahinga rin yung strength and conditioning. And the next programming for strength and conditioning will depend on the next scheduled fight. So, pinapahinga ng at least a week, two weeks, 3 weeks, depends on the next scheduled fight. Okay. Mess? That's po sa taas. Kaya alam, masyadong madali ito. Dito pala tayo. Tanda mo ito. Kasi itong schedule namin ngayon. Now, hindi rin basta binibigay yung programa kasi I have to listen to the athlete. Like kahapon, galing siya sa sparring and he was sore. 8 rounds tayo po sa kahapon ng po. So I have to adjust and have to give him a lighter one. Nice one, yes. If it's easy, walk forward pa ka. Ah! There you go. 15 lang, miss. Coach, ba't gano'n ang iikli lang? Two sets lang? What's the what's the reason for that? The science behind that is, he did an 8th round yesterday, so pagod siya. Kailangan mo talaga... May effect ba yun kahit gano'n lang? Kunti lang? So, parang hindi naman siya mapapagod yan. Ang lakas nito. Kaya nga, you should have seen him did the last training. He was... Parang ano to, cool down from yesterday? Not can you say that? It's still a program, a structure program. Kaya lang, I have to adjust to the athlete's onset feeling. Ano yung nararamdaman niya ngayon? Okay. Hindi to kasi pwede yung nakaschedule to, yun agad bibigay ko. Mm-hmm. Eh biglang kuyat pala or sore pala from yesterday. Baka more detrimental than beneficial. Okay. Yung 32, binubuhat niya yun. So, pababa yung hips. Steady. Yan lang. Alright, so ito po yung coach niya, si Coach Mel. So, tinignan natin kasi curious tayo kung ano ginagawa niya dito sa kanyang strength and conditioning. Hopefully, in the future, mas maraming mga boxers na magkaroon ng structured training sa SNC. Very important kasi pag mga nasa high level na, talagang ganito yung ginagawa eh. Alright. Halos din mo makikita sa boxing dito sa Pilipinas yan. Ito mo, pati coach oh. Pati coach, nagtitraining. Kasi coach, tinaad din sinasabihan ko rin. Para kayanin niya yung mga suntok ni Ames sa meets and bad training. When he do this, pag ginawa niya yan, eto. Pagtayo, core, and then shoulders. So, kung ano yung ginagawa ng mga boxing, full body, sa full body thing, so provide them activities that will stimulate yung buong katawan. Yung mga muscle na to whole body, syempre iba yung sa boxing, yung may specific muscles na ginagamit, di ba?
So how do you, well siguro kasi napag-aralan ko ano yung mga muscle na dapat i-workout. May mga muscles na dapat hindi i-workout sa boxing. Meron ba? I think dapat win-work lahat para may balance. Otherwise, kung merong isang muscle group na hindi mo i-work, there will be an imbalance. Okay. And pagka may imbalance, doon nagkakaroon minsan ng nag-uumpisang injuries pagka yung mga imbalances. So you really have to address. May mga components yan. Masyadong mahabang ano to. Masyadong mahabang discussion para... Sige. Sige, last question ko dito sa video na to. Sige, may next yata muna. Shadow. Coach, siguro maraming magiging open-minded dito sa pagganito. Pero okay lang ba na magsimula yung mga tao kasi walang pambayad? Gano'n ba ang ganito? Ano bang range ng ganitong klaseng services? I would suggest, I think there are marami namang mga backyard gyms sa iba-ibang parte ng mundo. Ng Pilipinas, no? And siguro... kumonsulta lang sila, wala namang masamang magtanong sa mga... Libre lang consultation? Oo, konsulta lang, kumonsulta lang. YouTube, to start with, pwede naman ba? What's the danger? Ano kasi, it's tailor fit eh. Mm-hmm. Tinatawag yung principles of individualization. Kasi, you're a different individual. Customized ba? Oo, oh, it has to be like that. Kasi, inuumpisahan yan sa health screening, yung present condition, inaalam yon. So, hindi pwede yung one size fits all na... Ah, pwede na to kay Amis. Pwede na rito sa ganitong block. It doesn't work that way. Okay. It has to be tailor-fit kung ano yung kinikater dapat doon sa isang individual. Okay. Mess. Right. So, hindi ko napakita sa inyo lahat. Parang kailangan ko rin kasi, oh. It's chan. So, please subscribe and ano masasabi nyo sa training ni Amis. Nakita natin lagi siya nag-sparring, maraming mga boxing video. What do you think about this one? And if interested kayo, ito siya sa Fit 21 eh. Yan, Fit 21. Subscribe, hit the notification bell and comment. Francisco versus Martin Wonderboy. 4 rounds of sparring daw po yung gagawin nila. So ang ipapakita ko po ay konting highlights lang ng kanilang mga laban hanggang sa 4 rounds pagsasama-samahin ng battle. Powcast Sports. Nako po. Si Francisco nagkamunyang kay Wonderboy. So ito walang edit. Ang gagawin ko lang, popos ko. So may tutuloy-tuloy ko ulit. Si Wonderboy po is preparing for a fight kay Mark Anthony Geraldo. Magkagat ang first round. So, sa nasa job po namin na hindi masyado ipakita yung ano, yung pinaka buong figure para hindi mabasa-basa masyado yung laro. So, look at the footwork of Wonderboy. Canter, baba. Okay. Second round pa lang po ito ha. So, he is scheduled for fourth round sparring dito kay El Francisco. Charlie Suarez also in the house. Ito posible yung makita rin ito laban na ito. Thank you.
Next card, Danny Boy! Let's go. Guys, ito lang, edit-edit to. Ano to? Post-play lang, post-play. Ano daw, bukas daw. Last 20 seconds na. Bukas na. Good sparring. Ano masasabi mo sa sparring? Okay, maganda. Medyo lamang sa batang suntok eh. After 2 years, ngayon lang ako nakasparring ulit. Huli ko kayo magsayo pa. Okay, pero maganda experience. Pangarap ko yun eh. Gusto pa rin makalaban? Sparring pala kami yun, next time na. Okay. Kailangan ko na kumakit ang division. Okay. Are you listening? Damn. Okay, ano bang sigreto ng Kyle James Martin at bakit napaka parang at this stage sikat ka na agad eh, parang hindi mo na dahil pogi. Malabo po yun, hindi po pwede. Artista. Baka pwede. Baka pwede. Sabi lahat pinagawa sa'yo, boxing, conditioning, lahat na, tapos pinakain ka pa ng barbell. Ah, kasama na po sa trainer. Benicer Alulod. Benicer Alulod. Kinala, anong pagkakilala mo sa kanya? Pamutingin mo pwedeng mangyari dito sa laban mo. Kaya mo? Kakayanin. Kaya. Siguro masubukan po talaga ako. At least yung huling mga... Hindi naman may critics, di ba? Maraming nagsasabi. Parang hina ng mga kalaban niya. Kaya lang ba talaga daw? Carl James Martin, the Wonder Boy. Sumubaybay kayo sa Powcast Sports. Subscribe na rin. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Punta kami sa school. Punta kami dito sa gym. Ni Carl James Martin. Pow Salud Powcast Sports. Dito na naman tayo. Gawa tayo ng vlog tungkol sa training session ni Carl James Martin dito sa kanyang gym. Gym to ni Sir Rico Santiga. Dito, simula pa lang ni Carl James Martin sa mga nakakanood nito or makakanood nito na kunwari sumikat si Carl James Martin, dito po siya nagsimula. Tara, punta na natin. Alright, nakarating din. Ito pa nag-training si Wonderboy. Okay, dito na tayo. Tabi ko yung magandang kapatid ko, Carl James. Uy, mas stress na. Alright, nabutan natin na yung hand wraps. Makakasabay ni... Ito si champion na dito, no? Carl James Martin, shadow boxing. Tapos yun yun, nag-video to. Si Ali Laurel po yan. Ito na yung training ni Carl James. Kasabi muna natin, tatay. Wala. Okay. Sir, also the coach and the father. Kamusta na po yung training?
Ay, ano, okay naman po. Naka-ready na kami. Ready na? Opo. Ibig sabihin, ano stage ng training niya? Patapos na to? Yung training niya? Oo, yung ano po, talaga pa-condition na lang po. Kababa ng timbang. Ah, so timbang na lang? Ah, timbang na lang. Pero okay, by putting up ng weigh-in, kaya naman? Ah, kaya naman. Kaya naman. Pero ano po nakikita natin, kumusta naman yung kanyang condition? Kumusta? Ah, condition naman siya ngayon. Kasi ano, mga magto 2 weeks na kami dito, galing ng Ikubaw. So 2 weeks kayo dito sa Manila? Two weeks na. Okay, ito yung mga tao, alam na, sikat na sikat si Carl Lopez Martin sa mga boxing community. Nagki-criticize na namin yung mga tao. Ba't niya ba yan? Di na itapat niya sa mas magaling pa? Ano ba tingin mo sa mga kalaban niya? Ba't sinasabi ng tao na hindi magaling daw? Hindi, sa nakita namin sa kalaban niya ngayon, sinasabi lang nilang hindi magaling kasi yun po kasing mga nakakalaban niya, puro mga ano talaga mga magagaling na kalaban, kaya ganun ang naging resulta ng laban niya. Pero si Philip Cuerdo, magaling na busnero yan. So bakbakan to? Ito maganda siguro, bakbakan talaga to. Pinaghandaan din po namin. Masusubukan ba dito si Kyle Lames? Yun, gusto ko rin na masubukan siya ng gusto dyan ngayon. Okay, alright, sige po. Invite na lang natin yung mga fans ni Lames. Lahat po ng mga fans ni Wonderboy, manood po tayo, libre po ito sa Manila Arena. Lahat din po ng mga kapatid namin sa Iglesia ni Cristo, sa mga anyayahan namin po kayo. Okay, salamat sir. Sir, ikaw ba manager dito? Hindi po. Parang ikaw eh. Kumusta naman yung gym nyo? Ayos lang. Yan na, naging ano na siya, naging fighters. Yung battles na rin ng mga fighters. Fighters. Okay, hari ha. Salamat ha. Congrats nga pala sa ating champ, Asian champ. Walang laban pa, no? Thank you, sir. Wala pa sa ngayon. Nag-aantay kami ng mga magandang offers abroad. Okay. Mga million-million na offer. Hindi, hindi pa. Okay. Wala pa. Grabe yung training ni Wonderboy. Light training po ito. Sabay niya sa training. Yeah, okay. Alright, maraming nagtatanong sa mga boxing fans. Sino ba daw po kayo sa buhay ni Carl Lames Martin? Nakababatang kapatid ni Carl. Ah, okay. Pero laging kasama sa boxing, ano niya, sa, pag nagbaboxing siya? Minsan ako yung coach niya. Seryoso? Minsan. Talaga? Anong kinukoach mo sa kanya? Hindi ako nag-aanda ng pagkain niya. Deity siya? Pwede din. Ang balita ko, ikaw din yung manager niya eh. Totoo ba yun? Sa ngayon, wala kasi siyang magawa sa buhay niya. Okay. Din siyang choice. Total, kasi bihira sa mga kapatid na babae, lalagi kasama, pati sa training. Pati, gaya dito, nagtitraining siya nandito. Ikaw lagi kang kasama? Ako kasi dati niyang kaspare. Sige na nga ma'am. Sige na, last na lang. Parang hindi kayo makausap maayos eh. Ano may ginagawa ba si James bago ang laban? Na pwede mo i-share? Pray lang. Okay. Tutulog. Okay. Sige na. Anong pangalan niyo po, ma'am? Anong pangalan? JL. Yun. Single po. Nakaray, nagsasabang yan. Secret. Secret. Yeah.
flash footage. Ngayon nga ko, 2019, puro championship ko, puro ka nang kapatalo eh, puro sa labas. Bilang kaanohan din ang kaya tanggap natin, di ba? Nakala natin na ano namin yung sayo natin eh. Mahirap yun, pero may... Kaya ko parang kapas money, di ba? May na-interview pa rin. Interview na, ay, ito ka natin natin ito. Tapos yung sabi ko, nakala kapas money sa mga nakakarapos na yung paan. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Subukan din eh. Conditioning again. Without that, team effort. Kompleto lang. Without that, grabe yung paksa. Ron! Mas ka lang. Malawa ako. Good naman. Brad, pwede baka pwedeng guide mabilis lang. Brad. Baka hindi na ako ma-interview, problem ka na eh. First question, man, the black guy, paano mo nakuha yan? Grabe yung laban. Yes. Oh. Wala tayong kailangan pa lusot. Talaga tinamaan ako. Boxing yan, normal na tamaan ko talaga. Ito ba yung knockdown o iba yan? No, iba sa yan. Kabila yan, sa kabila pa. Sa kabila yung knockdown. Ito, iba rin to. Okay, ang tanong ko, anong tumatakbo sa isip mo? Pumasok ka, na-counter ka, boom, lakas, baksak. So, anong gumata pa sa isip mo? Para po sa akin, isang naging malaking aral yon at nagising ako sa laban sa kasi sabi ko, hindi pwede masira yung game plan namin. So, hindi pa rin nasira yung focus ko. So, was it the same game plan from first round or may nag-adjust ka ba? Yes, mayroong pag-a-adjust kahit konti pero hindi naman ganun kalaki yung pag-a-adjust. Were you surprised sa lakas at saka yung galing ni Baldonado sa pagboxing? Medyo na-surpresa ka ba? Surprised kasi syempre hindi naman natin inaasahan lahat na ganun. Syempre, kumbaga isang napakalaki. Sabi nga ng mga team, kinabahan din sila. So sa akin, wala namang kaba pa rin or pressure sa nangyari. Kasi pagbagsak ko, tatayo ako. So normal na bumagsak kasi boxing yan. Okay, pero napakaganda pa rin ang laban. After the fight, si Baldonado na ako nakausap. Sabi niya, parang kaya niya pero nakita daw ng referee na parang hindi niya kaya. But he also said baka gusto niya ng rematch kung mapagbibigyan. What did you feel about the stoppage? What did you see? Kasi nakatalikod si Baldonado sa akin eh. Hindi ko nakita eh. What did you see? Talagang hindi na ba kakaya sa tingin mo? Kasi hindi ko naman po masabi actually eh. Kung anong naging decision ng ref or sa officials, hindi para sa akin yan eh. Para kay Baldonado eh. Kasi para sa health naman ng mga boxer yun. Nabalitaan naman po natin yung mga nangyari sa mga sunod-sunod na pagkamatay ng mga Pilipino boxer. Hindi naman sa inuuna lang natin yung mga health ng mga Pilipino boxers. Ano sa tingin mo nagpanalo sa iyo ngayong gabi? Sigaw ng tao, suporta talaga. I will tell you, I think your stamina is really good. Nakipagsabay ako. Nung tumumba ka, that takes a lot of stamina eh. Yep. So, hindi. Pati talagang yung kailangan, pinagandaan namin talaga. Yung training, hirap, hard work. Walang kwenta ang galing mo, talent mo, walang hard work. Yan. So, siguro, last two question. Probelum na,
is this the last munas dito o propelum na maghahawak ng next fight mo, no? Ah, hindi muna. Lando muna, makasama family ko ngayon kasi ayoko muna magsalita ng next step namin. Okay. Pero alam ko yung plan para sa akin. Ah, sige, next time na lang. Shoutout na lang at pasalamatan mo yung mga kinabahan na mga INC at ipag-auton na napanakikipag-away ngayon. Una po, ipapasalamat po ako sa lahat ng supporters, sa lahat ng sa team ni Baldonado, sa team ko, sa lahat ng nanood, sumubaybay at nakasubscribe sa mga social media accounts. Maraming salamat po. Kahit kinabahan po tayong lahat, okay lang po yan. Kasama po sa boxing career po natin yung ganyan. Maraming salamat po sa suporta nyo. Ingat po kayo palagi. God bless po. Pwede pa set. Okay lang, battle scar eh. 1, 2, 3. Para isang concern din ng mga tao, Probellum mainly promotes in the Middle East, in the UK. Mm-hmm. Eh, alam mo naman tayo, mga American ano tayo eh. Is that part of the conversation na may laban sa America or more the UK, or pwede meron pa ganun? Yes, may ganun naman. Step by step yung mangyayari. Kaya yun yung sila yung napili namin. Kasi nga, kinukonsider din nila yung parang formula or yung method na gusto naming mangyari para sa karir ni Carr. I like it. Wonder Boy, Donnie Nietes, of course, Nonito Donaire, nanda dyan. Ang daming mga Pinoy na Probellum. Can I also ask, kasi paulit-ulit ha, you can, again, pwede mo sagutin o hindi itong tanong na to. Is this a partnership with anyone that we know? O, sino ang tumulong sa'yo? May partnership ba daw with, sagot, tanongin ko na rin, MP or Sean Gibbons? Yeah, of course, si Sir Sean, alas last year pa, kahit hindi pa kami naka-sign ng contract sa kanila, nandiyan pa rin siya, naka-support sa amin talaga, financially and moral support, talagang nag-a-advise siya, sumusuporta siya sa amin. So, we're so happy naman na ganun si Sir Sean sa amin. Kahit alam niya na nag-start pa lang si Card. So, to get things straight, Sir Sean has been helping your team. Yeah. So, but, sige, kasi Sir Sean, we know, is MP. Bakit di MP daw? Ang tanong, bakit di na lang sa MP? Alam mo naman mga Pinoy, MP lang kilala karamihan eh. Pwede ba sagutin yun? Actually, parang agency din eh, parang sila yung agent, parang ganun. Parang ganun. So you're still gonna be working with Sean? Yes, of course. Iba talaga, Sean Gibbons, iba. Okay. Actually, wala na akong tanong, yun lang, at least it's clear na you've signed. Hindi ko alam, sige, no, may last na lang. So, gano'ng katagal ba yung kontrata? Pwede ba i-share yun? Actually, hindi pa. Ilang fights? Tingnan ko muna kung okay. Kung next pwedeng, time. Sa amin kasi parang yun yung pinaka napagkasunduan na sa lahat ng mga lalabas na information tungkol sa negotiation dito, sila yung mauunang maglalabas ng info. So we respect that naman. Okay. Siguro ito, sabi ni Carla Mes Martin sa press release na nareceive ko from Probellum. Kasi tinag nila ako eh, kaya nalaman ko kagad, tinag nila ako sa Instagram. My career will not go wrong with Richard Schaefer calling the shot and with all of his great advice to my Wonder Boy team. This is the moment, let's do this. Pero ito yung sabi ni Richard Schaefer, Carl carries some serious power in both hands and we will make sure he's quickly moving up to the super bantamweight ranking. I'm sure you're excited. Super bantamweight, mabilis. Baka naman meron na ba kagad, ano? Target? Actually, wala pa na. Okay, sige. Okay, I respect that. Sige, ganito na lang. Thank you so much for clarifying. I'm not gonna push further para makaulit pa ako. Sa inyo, sorry, kasi tulog kasi si ano, ginigising ko, talagang humihilik. Maraming pa naman tayo pag-i-interviewan. I hope I can still interview you. Big time na ang Wonder Boy team. At habang na-interview pa ni Powcast Sports, I will take advantage.
Sige, mag-ano ka na. Baka may message ka sa mga, ayun, si Sir, baka may gusto sabihin. Magpapasalamat lang ako kay, ano, kay sa Probellium, syempre, sa, sa pagtitiwala sa team namin, lalo na kay Carl. Kay Sir Sean na talagang unconditional yung support niya sa mga Filipino boxers. Sa buong team ng Team Wonderboy, this is the moment. Alam ko matagal-tagal na, marami na tayong brainstorming na nagaganap, marami ng hindi pagkakasundo sa mga bagay-bagay para lang makapili ng tamang team para sa atin. And also salamat sa Ifugao team, sa buong Iglesia ni Cristo na sumusuport sa amin kahit anong decision pa yung ginagawa namin. Sa mga sponsor na patuloy na tumatangkilik sa amin. Sa Kaizen, sa Ascorbic Potency, pansit ng taga Malabon, papakita ko na. Perte, Chuksugo, maraming salamat. Blackwater, of course, thank you so much. And Mr. Dennis Principe sa pag-a-advise, thank you so much sa amin at sa lahat ng mga vlogger na tumutulong sa amin at sumusuporta. And also, of course, Sir, a Powcast Sport na talaga namang walang pahinga sa pag broadcast ng mga bagay-bagay sa boxing. Thank you so much. We have the same passion and this is my passion. Salamat din sa pagpapaundak and good luck sa career ni Wonderboy sa inyo at huwag kayong makakalimot ha pag mayaman na kayo. I feel na magiging superstar talaga si Wonderboy. He has the chance. Sana. Pero bukas, kailangan muna niya ipanalo kasi mukhang matindi din to si Baldonado. Yeah. Sumabay pa nga ng release eh. Kaya Ikala ko nga after. Kaya sabi ko after na lang sana. Near it. Wala nga naman di ako mag-react. Nabubulabog yung inbox ko eh. Oo. Yan lang po. Sige po. Thank you. Salamat.